Okay, sound check, test mic, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload ko. So don't forget na subscribe tapos click all button. Ayan, subscribe tapos click all button. So, let's start guys. Okay. So, unahin natin si PSEI. So, dito po sa part na to kay PSEI, sa ating chart, check muna natin to, yung ating trend guys. So, still, kung papansinin natin, siya po ay nasa trend line. No? So, you have here a trend line since March 2020. Okay, so hindi pa rin siya nababasag guys, no? So ngayon i-zoom out natin. Okay, so possible mag-bounce tayo pero not exactly magbabounce, no? Ayan, kasi nag-bounce na siya talaga eh. O ayan, diba? So from here, okay, sa 6.8, so nag-bounce hanggang dito guys sa 6.88. ayan, 6.83 to 6.88. okay, so siya ay nag-bounce, kaya still possible pa rin na mag-retest dito yan. Ayan, 6.83k. okay, ayan, kasi trend line to, oh. Ayan, no? So, let's see. Tapos, dito naman. Okay, so possible resistance to eh. So, mag-adjust tayo na konti. Ayan. So, this one is a downtrend line. Okay. So, we have here series of touches. 1, 2, 3, and 4. So, medyo hirap makapanik guys, ano? So sana this coming Monday is makapanik na rito, no? Ayan sa ating downtrend line. Ayan, so wala pa naman eh. So tingnan natin. Tapos, so sa moving average, let's start with 20. Okay? So resistance to, no? We have here a confluence sa ating downtrend line. Ayan, no? Tapos sa 50, so, looking bearish pa din, ano? Ayan. So, bakit po natin nasabi? So, based dito, yung ating price action is nasa baba. Ayan, ano? So, bearish yan pag ganyan. Short term, bearish, no? So, tignan natin kung makakapanik. So, sa mga indicators, so, check natin, guys. So, this is a channel. Downtrend channel to guys, ano? Tapos meron tayo ditong resistance. Okay. Okay, so bearish pa rin. Ayan, kasi wala pa namang breakout dito eh. Ayan, tapos kay MACD. Aha. MACD. Okay, so wala pa rin pagbabago. Ay, pero nag-hold naman sa may ano kasi, no? Sa ating trend line. Okay, so medyo flat pa rin to. So dito naman kay volume, kung titignan natin dito, okay, so hindi po siya nakapanik guys. Ayan, so this is a resistance right here. Okay, okay, so resistance siya, ano? So hindi po nakapanik guys. Tapos yung ating downtrend line ito. Ayan. So hindi nakapanik eh. Okay. Pero yung support natin dyan sa volume, dito po. Ayan sa part na to. Ayan. So sana mag-hold dyan guys. Ano? Ayan. So save natin.
So next is ito si Nickel, marami nagpo-pose eh. Ayan. So i-check natin. May balita ata, parang may nabasa ako kanina about kay Elon Musk. So not sure ano sa may pinopost nila sa may Instagrams. Ayan. So paki-comment down. Comment down kung alam niyo yung news. Ayan. Ayan. So dito guys, ayan, so mag-update tayo at medyo updated na yung ating chart. Okay? Ayan. So dito tayo. Okay, so tapos na 'to eh. Ayan. So update, update. So dito po kay Nickel right here. Okay. So hanapin natin yung trend line dito. Ayan, so possible trend line to guys. Oh, diba? So we have here series of touches since ano to? Since June, ano? June 2021, 2, 3, 4, and 5. Okay. So sa taas, meron ba tayong trend line? Ayan, so maghanap tayo rito. Meron ba tayong trend line dito guys? So maghanap tayo na. Okay, so possible ito yung trend line natin. Ayan, so mag-extend tayo ng ano dito. Ayan, very light. So base po dito, kung papansinin natin, series of touches 1, 2, okay, 3, 4, and 5, no? Ayan, so siya po ay nasa uptrend channel. Okay. Tapos, right now, siya ay nasa trend line or support. Okay, ano? So, mag-update tayo dito, ano? Let's erase. Okay. Tapos, support natin dito, guys, kay Nickel is here. O, oh, ayan. So, series of touches. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So possible mag ano tayo, ano? Mag rally papataas. Ayan. So meron ditong parang gap down. So i-ano nga natin. Ayun, so may gap down nga dito sa part na to, ano? So we have 3. 1, 2, and 3. So 3 gap down siya, ano? So tingnan natin kung ma-filled. Since siya po ay nasa trend line ngayon. Tapos meron tayong confluence dito sa ating support. Tapos sa moving average, okay, so medyo bearish. Ayan, siya ay nasa baba ng 20 day. So 50 naman, so same din ano. Ayan, 100. Tapos 200. So okay pa naman dito sa 100 and 200. So yun nga lang, short term siya po ay medyo bearish. Okay? Kasi siya ay nasa baba nung 20 day and 50 day. So for now, possible bounce. Ayan, kasi support yan tapos trend line, no? So tignan na lang natin kung siya ay mababalidate. Okay? Tapos sa ating RSI laglag. Okay. So, medyo matigas na support natin dito is right here, guys, ano? Dito po sa part na to. So, titignan natin, medyo possible pang mag-dip right here, no? Ayan, tapos dito kay MACD, lower low. Okay. So, tignan natin kung makaka-apekto yung news, no? About kay Elon Musk ata yan. So not sure. Ayan. Tapos OBV. So check natin to. Support. Support. So possible support dito guys. Right here. Diyan ano.
Ayan, so tignan natin. Okay. So para siyang ano eh. Not exactly double top, no. Okay, pero dito kasi kung titignan natin, so para siyang bearish divergence eh, no? Lower high, okay, MACD, lower high sa RSI, okay? Tapos dito higher high sa price action. Ayan, so that's why siya ay ayan, oh. So we have here a correction, ano? Ayan, or rejection, guys. Kasi nga, this is a trend line right here. Ayan. So next po natin is CLI. Okay. So ito naman, meron nagpo-post about dividend ba yan? Ayan, so di kasi ako updated sa mga ganun, no? So dito po kay CLI, so sabi natin possible inverse head and shoulder pattern. So nag-play out nga to, no? So from here sa may neckline, okay, so sukatin natin from here. Okay, so tapos hanggang dito at least. Ayan, so halos na-hit na yung ating pinaka-target price. Based po dito sa ating pattern na inverse head and shoulder pattern. Ano? So dito, we have here a throwback sa may significant support. Tapos bounce. Ayan. So tignan natin, ano? So dito sa part na to, yung ating resistance is resistance, hanapin natin, guys. So possible ang resistance natin is here. Okay, around here, guys. Ayan. Okay. So mag-adjust tayo na konti, ayan. So dito po sa 5.55 or sa 5.6, malapit po dyan, guys, ano? Okay. So dito po sa area na sa area na to yung ating resistance. Ayan. So medyo nabubulol. So ayan, so tignan natin, ano? Let's see. Okay. Support. So syempre support natin nandito, guys. Sa 5.3 pesos. Ayan. So what about naman sa ating moving average? So 20, okay, so pwedeng support to, no? Tapos 50, so good din. Tapos 100, so okay din. Ayan, so okay pa naman dito, no? So what about sa ating cloud? So dito rin sa cloud, okay din siya, kasi siya po ay nag-bounce dito sa ating upper cloud. Ayan. So what about sa mga indicators? So dito, guys. Okay, so i-check natin kung meron trend line, ano? So trend line ba 'to? So not exactly trend line, pero okay, pwede na rin, ano? Ayan. So medyo-medyo. Ayan. So nag-bounce dito sa ating horizontal support. So, tingnan natin kung masusustain, ano? Ayan. Tapos yung resistance is around here. So tingnan natin kung makakapanik sa may resistance. Dito po yun sa part na to, no? Ayan. Tapos kay MACD. So medyo bumabalok to at papataas. Okay, so tignan natin kung siya ay masusustain, guys, no? Kasi lower high pa rito, yo, sa histogram. So what about naman sa ano, sa volume? So dito sa volume, medyo bumaluktot, okay, papataas, pero
meron tayong resistance dito. Okay, sa part na to. Ayan, so tingnan natin kung makakapanik dyan, ano? Ayan. Right here. So, check natin. No? Just in case na meron tayong makitang trend line. Ayan, so possible trend line to. Ayan. Okay, so trend line right here. So, we have series of touches. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so sana masustain, ano? Ayan, so save natin yan. So, next is CEB. Ayan, so ayaw mag-save. So, medyo malamok, guys. Okay. Medyo malamok dito. Ayan, CEB. Ayan, sabayaan mo na. Ayaw mag-save eh. So, dito kay CEB, so, we still lala binuhusan eh. Oh. Oh, ayan. So, dito sa part na to, mag-ano tayo? Mag-update tayo, no? Okay. Right here. Okay, sobrahin na natin yan. So, dito guys, first resistance is here. Okay. So, dito po yan sa 45 point, ano ba ito? 45.3. Ayan. First resistance, ano? 45.3. So, tingnan natin kung makakapanik. So, pagka nakapanik, guys, so, next target natin kay CEB is here. Ayan. So, dito po, ano? Kasi may ano tayo dito. Gap down, guys. So, gap down here. Okay, so possible ma-feel dyan kung siya ay magbe-breakout dito sa first resistance natin. No? Support. So, ang papansinin natin, meron tayo ditong gap up. Gap up, guys, na hindi pa na-filled. Okay? So, pagka siya ay hindi nakapanik, guys, okay, so possible baka balikan yan, ano? So, not exactly babalikan. So, possible lang, ano, pag di nakapanik. So, syempre, i-update natin yan. So, ito yung per support. Ayan. Sa 43 pesos, no? Series of touches. Ayan. Tapos, okay, so, kung babalikan nga, second support is nasa ayan 40.7, ano? Ayan. So what about sa ating moving average? Okay, so medyo bearish kasi siya ay nasa baba eh. 50. So same lang din, ano? Tapos 100. Okay, so bearish. Ayan. So titingnan natin, medyo palaban tong si CEB, no? And kasi siya po ay nag-hold dito sa ating 200 day. Ayun, no? Diba? So, nag-bounce. So, tingnan natin, ano, kung masusustain yan. Ayan. So, tingnan natin, guys. Tapos, cloud. Okay, so, base po dito, bearish, ano? Siya po ay nasa baba ng cloud, eh. Ayan, kung titingnan natin, ano? Ayan, saka dito, okay, sa part kasi na to, para siyang ano, no? Head and shoulder pattern. So, we have here, left shoulder, tapos head, tapos right shoulder. Okay? So, medyo nabasag yung neckline. Diba? So, tingnan natin kung makakapanik nga dyan, ano? Tapos, so, syempre, sa ating RSI, so, bearish pa rin to eh. So, we have here a resistance right here. O, yan. So, tignan natin kung makakapanik dyan, ano, sa Monday. Tapos, kay MACD, okay, higher low dito sa ating histogram. So, tignan natin kung siya ay makaka-recover, ano.
Ayan, kasi siya po ay nasa resistance eh. So tignan natin kung makakapanik doon. Tapos dito sa volume, okay, so parang trend line to guys, right here. So i-check natin ano, kung siya ay magbabounce pataas. Ayan, kasi trend line to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ayan. Okay, so medyo malamok talaga. Lamok. So next po natin si AXLM. Okay, so marami din nagpo-post about dito. Okay, sa stock na to. Okay. So i-check natin guys. So meron atang ano eh, news or okay, parang ano, disclosure ano, kay AXLM. So dito po sa part na to, so kung titignan natin, okay, sobrahin na natin to, mga previous ano natin, drawings. So dito guys, so i-check natin ano, ayan, para mas accurate. Okay, so tignan natin kung magbe-breakout to si Axelum ano. So since nung siya ay nag-open dito, okay, so first day sa market, so we have here 1, 2, 3, and 4, so pang fourth na to guys ano, na retest, or pang third pala kasi ito yung first eh. So ito yung first, second, and third retest. So tignan natin kung makakapanik ano? Ayan, kasi ano to, this is a downtrend line since 2019 yan guys no? So tignan natin kung mababasag yan. So pagka nabasag, eh de good no? So tignan natin. So what if kung siya ay magbe-breakout? So syempre yung ating resistance dyan is here. Ayan, so dito guys ano, sa 3.6 pesos. So just in case na siya ay magbe-breakout, so 3.6 first horizontal resistance, and yung second is here sa 3.85 pesos no. So support naman natin right here. So ayan, so mag-adjust na lang pala tayo. Ayan. So dito guys no. Okay, so mag-adjust nga tayo na konti at medyo ayan. Ayan, so medyo hindi sakto kanina. Ayan. So ito no, first support sa 3.35. Ayan, right here. So series of touches dito eh. Tapos sa moving average, okay, so medyo nag-breakout sa 20. So 50. So bounce naman dito, 100. So okay, 200. And so medyo okay naman dito sa ano natin ano, sa moving average. So okay cloud, good kasi nag-bounce dito ano. Ayan. So meron tayo ditong flat line which serves as a confluence sa ating support. Ayan. So dito sa RSI, okay, so medyo maganda, pero syempre let's wait natin na mag-breakout na. Ayan, so wala pang breakout dito eh. So this this line is not exactly a trend line kasi 2 touches pa lang. So tignan natin dito ano, and kung paano siya magre-react. Ayan. So dito naman sa baba, okay, so trend line to. Ayan sa baba ano. So we have 3 touches, 1, 2, and 3, kaya nag-bounce. Ayan. So tignan natin. Let's see, let's see. So dito kay MACD, okay, so possible nga oh. Ayan, so sana siya ay mag-materialize ano? So possible bullish divergence or ay ano pala, crossover pala yan, bullish crossover. Ayan, sorry, bullish crossover guys.
So, tingnan natin kung siya ay magko-crossover nga. Tapos, okay sa volume. So, this is a good sign. Okay, so pataas yung volume. So, meron demand. Tapos, breakout dito, no? So, this is a higher high. Ayan. So, next po natin si FNI. FNI. So, ilang minutes na tayo? Ayan. 25 minutes. Ayan. So, medyo mag-extend tayo ng konti. Ayan. So, dito guys, kay FNI. Okay. So, medyo nalaglag, ano? So, sa part po na to is na-invalidate si, no? Si inverse head and shoulder pattern. Ayan. So, siya ay invalidated na po. Kaya, burahin na natin yan. No? So, right here. Okay. Ayan. So, siguro mag-update tayo, ano, para mas maganda yung ating chart. Ayan. Ayan. So, para siyang, ano, double tap, guys. So, ito yung first. Okay. So, ito yung first. Tapos, ito yung second. Okay. So, tignan natin to, ano. At medyo hindi po siya maganda. So, dito yung support natin is saan? Support. Okay, so possible dito guys, ano? Okay, so medyo nag-hold dito. Ayan, support. Right here. Okay. Tapos dito sa baba. So, possible naman dito. Ayan. Ayan, so mag-adjust tayo ng konti. Ayan, no? So, first support sa 2.5. Second support is sa 2.3. Ayan. And kung papansinin natin, so we have here a double gap down, ano? So, ito yung first, tas ito yung second. So, tignan natin kung siya ay mafi-filled. Ayan. So, let's see. Tapos, dito sa baba, so check natin kung meron tayong ano dito, trend. Just in case, ayun, so meron niya. So, we have here 3 touches. 1, 2, and 3. Okay? So, tingnan natin kung masusustain, ano? Ayan, sa part na yan. Ayan. Tapos sa moving average, 20. Okay. So, sa short term, this one is bearish, ano? 50. Okay. Bearish. 100. And so, okay pa naman dito sa ano, no? Ayan. Sa 100 and sa 200. Tapos kay cloud. Ayan. So, medyo okay. Hindi po okay dito sa cloud kasi siya ay nasa gitna na ng cloud. Yeah. So, sana nga mag-bounce ano, sa ating trend line na nakita. Ayan. Tapos, so kay RSI. So, check natin dito guys. RSI, support. So, napin natin support dito. Right here, possible. Support. Diyan, ano na? So, support possible yan. Tapos, kay MACD. Okay. So, we have here lower low sa ating histogram. Okay, so bearish pa rin pag ganyan, ano? Tapos, nagda-diverge si MACD line ng signal line. So, what about sa ating ito, volume? So, medyo laglag talaga to, eh. So, ang support natin is malapit dito, guys. Ayan. Ayan. So, medyo hindi okay, eh. No? Ayan, kung titignan natin. Laglag, eh. So, let's see, no? So, para siyang double top. So, ito yung purse.
Tapos ito yung second. Not exactly, ano? Ayan. Ayan, pero possible. FNI, tapos last natin is ito si OR. So marami din nag propose about kay OR. Ayan. So dito guys kay OR, so check natin to right here. Okay, so possible ano to, this is a trend line guys, kung titignan natin ano, since December 2020, 1, 2, 3, and 4. Ayan. So bali yung ating ano dito, resistance is saan? So possible po dito guys ano, ayan, sa 1.1 pesos. Tapos yung second is here, right here, sa 1. Ano ba to? Ayan, sa 1.2, malapit dito guys ano, sa 1.2. Diyan. Ayan ano. Tapos dito, so possible ganyan itsura niya. Ayan, so para siyang ano ano, symmetrical triangle pattern. Ayan. So pa-bounce bounce siya, tapos yung price action natin is nagko-contract. Okay? So sell off, bounce, sell off, and possible mag-bounce tayo, no? So tingnan natin. Tapos sa moving average 20. Yan, so medyo di okay rito, no? And kasi siya po ay nasa baba ng 20 day. 50. So 50, tingnan natin kung makakapanik nga at medyo siya po ay resistance dito ngayon. 100. So, okay pa naman kay 100. Saka kay 200. Cloud. So, kay Cloud, guys, medyo palaban. Okay? So, tignan natin kung makaka-recover siya sa taas. Ano? Ayan. So, how about sa mga indicators? So, dito, guys, so, check natin. Indicators. Right here. Okay. So, para siyang trendline dito. Ayan o. Oh, diba? So, tingnan natin kung magbabounce nga ito. No? Since ano to, 2019 eh. So, bounce, bounce, bounce. So, tingnan natin ano. This is a trendline. Tapos, kay MACD. So, lower low sa ating histogram. So, still, siya ay bearish, ano? Eh, pero possible, mag-bounce po tayo kasi trendline yan, eh. So, yun nga lang, dapat makapanik sa resistance natin, no? And sa ating 50 day. So, dito rin, ya. Ayan, so volume. So, pababa yung volume niya. Ayan, so medyo hindi makapanik dito sa part na to. Ayan. Okay. So I think tapos na po tayo sa ating update sa Sabado na ito. Okay, so happy weekend guys. See you po sa next video. Bye-bye.